Mahal ko siya. Sinungaling! Sinungaling ka! Sarili mo lang ang mahal mo! Hindi, hindi totoo lang. Sarili mo lang ang mahal mo! Kaya lumayas ka dito! Lumayas ka dito! Yung mga Gen Z ngayon, hindi nila alam yung existence ng drama sa radyo. Nangihirap sa amin eh, yung mga bedsheet na ganyan. Masakit sa loob namin. Bakit po masakit sa loob ninyo? Ito yung anak. Magandang gabi ah. Gusto niyong ganon? Kaibigan. Kaibigan. Gabi! Nang lagi! Dito niya narinig yan. DCRH. Operation Tulo. Action again. DCRH. Operation Tulo. Yung mga lumang tao, alam niya, hanggang ngayon existing ang DCRH. Ang tagal na nito sa broadcasting. Hi, magandang. Ito na mga veterano po sa radyo. Second generation na raw po sila. Si Sir Phil. Hello po. Bobby Cruz. Oo, oh, naririnig ko rin po ang kanyang pangalan. Osang, Rosara Villegas. Hello po. So yung mga parents ninyo dito, ninanay nyo na yung work nila? Hindi naman. Kasi sa Papa writer yun ang gabi ng gabi. Kasi ang father natin yun ang gabi ng gabi. Father na nagtanong horror, personal drama, gabi ng gabi sa atin. Ang tinitape ninyo po ay hindi lang pang isang araw. Well, 2 weeks. So, twice a month kayo nakikita. Iba-ibang program. Ah, iba-ibang program. So, ilan years na po kayo sa drama sa nga? Talaga ano, kalaking nungo kayo eh. Nagsimula po ba kayo young star? Kasi marami po tayong mga netizen, lalo na yung mga bata. Yung mga Gen Z ngayon, hindi nila alam yung existence ng drama sa radyo. Na boses lang, tapos na-visualize nila kung ano yung ginagawa ng characters. Sinampal ba? Or ibinalibag sa pinto? Hinagi sa kama? Tapos nakipag-sex? Hindi, joke lang. Diba? Yung favorite ng mga listener, yung bed scene. Ah, talaga? Yes. Yung nangihirap sa amin eh, yung mga bed scene na ganyan. Masakit sa loob namin. Maganda sa pandinig na nakikinig. Bakit po masakit sa loob ninyo? Mikropono nila ang labi ka lang. Kasi masanang ng laway tapon namin. Sarili mo! Sarili mo! Nakikinig mo! Kasi yung kakay pong gano'n. Pero yung mga nakikinig, nakapinig-nakinig. Dapat nabubuo sa mind nila yung nangyayari. Tapos si Sandwan, yung mga ligit, yung ano ng kama. Langit-ngit. Umaarte ka ng mga halimbo. Nakatuwa naman. Masaya kasi dito, alam mo. Laro lang kami dito. Hindi kami kami yung kinakarir mong alam. Naglalaro lang kami. Kaya masaya. Horror yung ginagawa namin. Pero masaya kami. Nagtatawa naman. Yes. Dahil kasi marami rin kayong nagagawang boses. Ay, oo naman. Diba? So, bagong hindi panganak nila, yan. Bagong panganak na bata. Paano yun? Akala ko kaya niyo rin yung ano, yung umiiri. Oo, oh, 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 madali lang yun. Ano yun? Para kayo nasa ano. Betsy na. Nasa bus na. Ang galit. Paano naman pag-ibig mag-sex? Ayun na po. Oh, sige pa. Tapos paano yun? Huwag dyan. Pag-partner yan. Alam ko lang lahat kaya yung gawin. Pero yun po pinaka gusto yung ginagawa na voice acting. Yun, syempre, yung lolo, tapos binata. Magaling sa ano yan? Game. Bading? Oh. Ah, kahit bading? Yeah. Ano po yung voice ng bading? Anong klaseng bading yung gusto mo? Yung social o yung nakaya lang? Yung social po na bakla. Yung katayasan.
Tapos yung Kanye. Pumunta ka ron, ha? Pwede pumunta ka ng mga eskinita at makipaglambingan ka ron. Tumutulog ako ng diba? Ang galing. So, ano po yan? Nag-re-research din po kayo or kailangan niyong pumunta sa isang place para makarinig kayo ng mga tono ng mga characters? Yes. Sa akin, nung bago ako maging radio talent, nakakarinig ako ng iba't ibang boses. Ang tatay ko kasi naging dramatista. Minanay ko rin yung kanyang work. Dito rin po? Dito rin sa DGRH. Oh. May mga kakasakay ako sa jeep. Pinapakinggan ko yung boses. Tapos pagdating ko sa bahay, ginagaya ko. Nire-record ko, hanggang sa makuha ko siya. Katulad nun, may ginawa akong boses na may nakarinig yung asawa ng isang kasama namin, tuwa-tuwa siya. Kasi ang ginawa akong boses na yung boses ng isang wrestler. Paano sa wrestling. Paano po yung boses ng wrestler? Si Macho Man. Weird! Gumano. Yung parang siyang Jeff Rocks ang dating. Weird! Sa Tagalog. Ginawa ko yun as a goons. Nari yun ang role ko. Papatayin kita mo lang. Maririnig natin ang kanilang iba't ibang tinig na hindi porke isa lang siya, isa lang ang boses niya, pero marami po kayong boses na nagagawa. Marami, pati lalo na babae. Pwede siyang gumawa ng matundang babae, dalaga, donya, palingkera, batang lalaki, batang lalaki. Sa isang babae lang yan. Sa lalaki naman, pwede siyang makapag-grow ng 16 years old. So, itong masasakyan natin mamaya ay maraming salamat sa DZRH dahil pinahintulutan tayong i-cover kung paano nila ginagawa behind the scenes. Ito po yung behind the scenes, obviously, kasi tinig lang nilang naririnig natin. Pero ito, maririnig nyo na, mapapanood nyo pa kung paano nila itong ginagawa. Alam natin, minamanin nila ito. Pero, sanay na kasi. Sanay na kayo. So, napapakinggan po natin sila. Okay, so si Sir Phil ay bibigyan ako ng task ngayon dahil kailangan mag-immerse tayo rito sa kanilang trabaho. Kasi yung iba parang kala nila ganun ang kadali. Sa kanila, ganun kadali. Pero paano yung bago sa industriyang ito, nasasalang sa ere. Ayan yung aking susubukan ngayon. Ano pong role ko? Ikaw nga yung announcer ng gabi na lagi. So kailangan nakakatakot yung boses? Hindi naman, normal voice ang gagamitin mo. Pero yung mic na gagamitin, medyo katransform mo. Kaya ang dating ng gabi na lagi. Kaya ko kaya! Kakaabangan ninyo! At saka mamaya yung balik. Balik. Nakaka-start ang balik. Nakakain ito. Ganyan natin. Tribong. Let's go. Uy, thank you po. Maraming salamat for this opportunity na kami ay, wow, nakapasok na kami sa drama studio. Sa mga kasisilang pa lamang at yung GMC, hindi nila to alam. Kami, talagang ako nakaganon sa pasama, no, na nakikinig ako ng gabi ng lagim. Nagtatakutan pa kami. Ito na po sila. Ito yung next generation po. Yung kanilang mga magulang ay galing na rito at ipinamana sa kanila yung trabaho na ito. Yung script po ninyo ay sinesenda sa inyo. Dito nyo nalang dinadat na ng script. I-email ka lang. So, it's a writer's mail. Paano po pag nagbabakel cut? Cut. Normally, hindi na kayo nagbabakel kasi alam nyo na. So yung 30 minute po na drama ay ilang oras ginagawa? 25. Kung walang commercial pa yun. Akala ko live. Oo, ito pala yun. Recording kasi tape as live. Tape as live. You mean yung inirecord nyo ngayon? For next week. Next week. Dali, manood tayo. Tsaka buo na. For Thursday, no? Ito yung nasa. Magandang gabi, ah. Gusto nyo yung ganon? Kaibigan. Kagabi, natagpuan ni na Aling Caridad si Julia sa Burol at agad nila itong iniuwi sa kanilang bahay. Si Simon, habang naglalakad papauwi, biglang may lumitaw sa kanyang harapan. Si Tambakulkol? Si Tambakulkol. Narito ang ika-apat na kabanata, ang ating tampok na kwento sa linggong ito na ating pinamagatang Masamang Elemento sa isa na namang gabi ng lagim. Ganun. Okay. Ito na. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi
Natagpuan ni na Aling Caridad si Julia sa Burol at agad nila itong iniuwi sa kanilang bahay. Si Simon, habang naglalakad papauwi, biglang may lumitaw sa kanyang harapan, si Tambakulkol. Mga kaibigan, narito ang ika-apat na kabanata ng ating tampok na kwento sa linggong ito na ating pinamagatang Masamang Elemento sa isa na namang Gabi ng Lagim! Oh my God! Papakinggan naman natin yung ni-record ko pero distorted na yung boses ko kaya hindi makikilala ng mga listeners. Pero I'm sure pwede rin naman nilang palitan yun, baka kasi nakakahiya, baka hindi ko na-achieve yung goal na yun. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, natagpuan ni na Aling Caridad si Julia sa Burol at agad nila itong iniuwi sa kanilang bahay. Si Simon, habang naglalakad papauwi, biglang may lumitaw sa kanyang harapan, si Tambakulkol. Mga kaibigan, narito ang ika-apat na kabanata ng ating tampok na kwento sa linggong ito na ating pinamagatang Masamang Elemento sa isa na namang Gabi ng Lagim! Ayan. So nasubukan nating mag-intro ng kanilang drama ng Gabi ng Lagim. Diyos ko, late 70s ako nakikinig nito. Ang tagal na nito, di ba? Ilang dekada na po. 1950. Imaginin mo hanggang ngayon, no? Tatalukbukan na po. Nakakaloko. Tsaka nagtatakotan kami mga friends. Oo, pag nakikinig kami dahil una wala kami mga television sa bahay. So, ang means ng aming entertainment ay radyo. At eto na, pakikinggan na natin sila, no? Habang sila ay nagtitaping ng kanilang Gabi ng Lagim! Ang pangit, magbakla! Oh, Tambakulkol, ang masamang elemento. Tama. Ako ba? Inutil na matanda. Buti naman at nagpakita ka. Ngayon, mag-usap tayo. Mag-usap? Ano? Ito ko mag-ilipag-usap sa isang mahinang nilalang na katulad mo. Tapusan mo na, inutil na almularyo! Umangat ang salupa! Tapos ka na! Napakaganda ng tingnan. Para akong kinikiliti sa nakikita ko. Masaya ako kapag nakikita kong puke. Tumino lang! Sama yun sa laro dito sa laro. Yan yung laro namin dito eh! Masaya ako pag nakikita kong buhay. Hindi! Lumayo ka! Lumayo ka! Masanay ka na, babae. Dahil habang panahon, kami lang makakasama mo. At hindi ka na makababalik pa sa daigdig ninyo. Hindi! Ayaw! Ayaw ko dito! Ayaw ko sa inyo! Ayaw ko! Ayan. At uusal kami ng panalangin. Saka ko tatawagin ang pangalan ng aking anak. Sana na tama ang sinabi ni Tandang Simon
na marinig ni Julia ang tinig namin mula sa kanyang nanakyan. Sana magtagumpay kami ng asawa ko. Kailangan mong magmadali bago maging huli ang lahat. Bilisan mo, Apo! Bilisan mo! Lolo! Lolo, sandali! Huwag ka muna umalis! Lolo! Lolo! Mando, kanina pa tayo. Ginawa na natin ang bilin ni Tandesi mo. Pero walang nangyayari. Karidad, baka may mali. Anong mali? Tinawag na natin ang pangalan ni Julia na maraming beses, pero wala. Malayo-malayo na anak natin. At hindi niya na tayo narinig. Ulitin natin, Mando. Kailangan makabalik si Julia sa atin. Ayoko mawala ang anak natin. Sige na! Gawin uli natin, Mando! Gawin ulit natin. Narito ang kahulugan ng panaginip ko. Tanggapin mo na ang kapalaran mo, papaya. Tignan mo sila. Masaya naman silang kasama. Hindi ba? Pagmasdan mo sila. Nagduduga ka pa ba? Ayan. Ginagusto ko mga kasama! Hindi! Dito ka na. Kasama namin. At sa pagbibilog ng buwan. Kailangan nilang tulungan at hindi ko sila maaaring pabayaan. Ngayon din! Napagkatapos natin gawin ang mga sinabi niya, ang mga tinig natin bilang magumagulang ni Julia, ang makapagpapabalik sa kanya sa kamay ng malignong kumuha sa kanya. Anong gagawin natin ngayon, Mando? Wala na. Kunin niyo po ito. Butilya? Ano ito? Maliit aklat? Uy! Nagkatin! Nagkatin! Maliit aklat! Dumugasin na tuloy mo eh. Maliit aklat! Kasi may nagbabakel, Kala ko perfect masyado. Pero nagkakama din si Ma. Napansin mo yung maliit yung dialogue yun. Maliit na aklat. Kanina po kayo narinig natin. So naghihintay na lang tayo dito ng Katay tayo dyan! At maliit na aklat? Ano ito? Bago sumapit ang alas 12 ng ating gabi, malapit na po yun! Kaya bilisan niyo na ho! So, yung ibang drama po, kayo pa rin po yun. So, ibig sabihin, pag kunwari, kayo pa rin, pero yung boses na ibinigay niyo sa gabi ng lagim, iba naman doon. Depende sa character mo. Depende sa character mo. Ibigay sa'yo. Kumbaga, kayo po, nung mga bata pa kayo, sinasama kayo ng magulang niyo dito? Doon dati nung sa radio center, sa Top Avenue. Ayun, ako sinasama ko ng papa. Sinasama kayo. So, ibig sabihin, tinitrain kayo nung maliit pa? Hindi. Pinapakita lang sa'yo, pinapakilala yung kung ano yung trabaho nila. Kasi ako nung nangyari yun, nung college na ako eh, nung nagpa-practicum ako nun. Hindi ako pinapasok ng tatay ko sa ganito. Kasi ayaw niya. So, bali, yun, ang sabi niya lang sa akin nun, sige, that was 1981, sabi niya. O sige, gusto mo maganyan, mag-observe ka. Yun lang sabi. But actually, doon ako sa Broadcast City noon nag-ano, dito sa DCRA. Kasi ayaw yung tatay ko. Hanggang sa nagustuhan ko naman, okay lang. So kayo po lahat ay meron po kayong tatay-nanay na... Hindi naman. Kami lang naman yun, sila Bobby, saka ako. Yung the rest, sila mga talent. Kami noon ni Chadeli. Sa takbuho ba ng panahon ngayon, lalo na nauuso yung social media, parang nag-level up na nag-evolve na talaga yung industriya ng drama. So, meron po bang nabago mula noon hanggang ngayon? O yung mga ano lang, yung mga facilities lang, equipment lang? Equipment. So, acting din. Lumaki yung aming parang market. Kasi nakatulong. Kasi nakikita na kami. Kasi dati naririnig lang. O sino ba yung itsura ni ganyan, ni ganun? Yun, di ba? Tapos ngayon nakikita kami lang sa video. Yung TikTok, yung YouTube. Ayaw pala si ganyan, si ganun. Actually, natutuwa sila sa mga bloopers. Nakikita nila. Nagkakamaliit pala sila. Hindi pala perfecto lang. Lalo na yung mga millennials. Naiintindihan nila ngayon kung ano talaga yung radio drama acting.
Mm-hmm. Tsaka dito yes. talaga voice act. Kailangan may feelings. Kailangan may puso. Kaya rin sinasabi nilang mas mahirap sa radyo. Kasi sa TV nakikita ka eh. Gumalaw ka lang, alam na nila ibig mo sabihin. Umirap ka lang, alam na nila. Ito talaga. Pero sa radyo, kailangan i-picture nila sa mind nila kung ano talaga yung ma-visualize nila yung talagang nangyayari. Kaya nga nung nakala nila, nag-ahalikan kami talaga rito pag may mga love scenes. Pero actually, talagang kawawa yung microphone sa amin. Nababasa ng laway dahil doon kayo nakikipaghalik. Tsaka nangangapal din ang uso namin. Paano pag may penetration? Kailangan din ng sound man doon sa penetration. Tapos kailangan dito, gusto mo maging talent, gagawin mo lahat kasi talent ka eh. Pag may pinagawa sa'yo na ano, gagawin mo yun kung ano ibigay sa'yo. Hindi mo pwede sabihin, hindi ko kaya. At kailangan, bago maging talent dito, kailangan may tatlo kang M. Malakas ang loob, matibay ang dibdib, at makapal ang mukha. Bakit makapal ang mukha? Eh kasi na, di ba, lahat na bibigay sa'yo na character, dapat gagawin mo yun, hindi ka mahirap. Walang hiya. Kaya kita mo dito kami, kaya natural yung actingan eh. Hindi yung kala mo nagdadrama ka talaga. Hindi. Natural lang na batuhan. Yun yung uso ngayon, hindi ka tulad dati, di ba? Parang duplo. Yung makapal ang mukha, matibay ang loob. Isang salita lang yun. Buo ang loob, sira ang ulo. Bakit talaga ano? Ang kailangan maisa ulo mo at mailagay sa sarili mo kung ano yung dapat mong gampanan. Tama. So, kailangan masakyan mo yung karakter na ibibigay sa'yo ng director. Kahit mag-artista ka o mag-radio talent ka, TV kung saan mo man gusto, stage, kailangan lahat gagawin mo eh. Alisin mo yung hiya. Gamit po nito. Ito. May ang tawag din yan. Opo. Tawag po. Pumunong number rin. Ginasa. Ginasa. Tumawa ng aso. Tigil! Walang hiya ka! Pag kayo po ba idinala sa TV, mas makaka-arte kayo? Yes! Ay, ang dali! Pagka sinabing sino kasama ko sa eksena ng show, pag sinabi ng artista, wag! Taga-radyo yan! Lalamunin kami niyan! Sumasabay naman po sa Mahal ng Bilihin yung pag-angat ng kita ng bawat radyo rangatal. Hindi mo na iniisip kung tama ba yung tinatanggap mo or what? Pwede bang yumaman sa pagbo-voice talent? Basta lang kumita. Kahit wala namang quality, quantity lang. Pwede. Pwede naman pala.